Magandang araw kaibigan, welcome ulit sa ating vlog. Ang ating babasahin ngayon ay patungkol sa aklat ng Lumang Tipan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 na sinasabing ay ganito. Remember now thy creator in the last days, the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam niyo ba, si Haring Solomon, sa kanyang kapanahunan sa bansang Israel, siya ay isang tanyag o sikat na tao, makapangyarihang hari sa buong mundo, si Haring Solomon. Siya ang pinakadakilang hari o mataas na hari sa panahon na yon. Alam niyo ba kung bakit? Kung sa mga bagay, si Haring Solomon ay mayroong malalaking ari-arian, maraming kayamanan, at halos lahat ng bansa ay kanyang kaibigan, at higit sa lahat, siya mayroon angking katalinuhan, kayamanan, at kagandahan ng mukha. Ibig sabihin, nasa kanya na ang lahat. At ang kanyang mga asawa, walang tutumbas o walang papares maging sa panahon ngayon. Dahil alam ba ninyo, si Haring Solomon ay mayroon lamang 1,000 na asawa, 700 ang legal wife, 300 naman ang unlegal wife. Grabe. Kita nyo ang kagalingan ni Haring Solomon. 1,000 na asawa. Maraming kayamanan. Matalinong tao. Matalinong hari. Ganyan pinagpala ng Diyos si Haring Solomon sa kanyang kapanahunan. Ngunit ano ang sinabi niya, mga kaibigan? Ang sabi ni Haring Solomon sa huling kanyang hininga, ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Ang ibig kong sabihin, kahit ano ang iyong nakamit na kayamanan dito sa lupa, kaibigan, marami ka mang pag-aari, kaya mong bumili ng lahat ng gusto mong bilhin. Ang ibig kong sabihin, kaibigan, ano man ang iyong pag-aari dito sa lupang ito, ay wala rin kabuluhan kapag lumipas na ang iyong kagandahang lalaki, ang iyong kalakasan. Dahil ang ating buhay ay hindi mananatili sa lupang ito, kaibigan. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, ang lahat ng bagay ay wala rin kabuluhan. Dahil tayo ay dumating sa mundong itong walang dala. Aalis din tayo sa mundong ito na wala rin dala. Pinahiram lang sa ating lahat ang mga bagay na yan. Ngunit salamat dahil mayroon mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Kung ikaw man, kaibigan, ay hindi mo man nakamit ang mga mararangyang bagay. Ngunit, kung mayroon kang Kristo sa iyong puso, masasabi mo rin na mahalaga ang buhay ng tao. Dahil ang buhay ng tao, kung walang Kristo, ay wala rin halaga o walang kwenta. Kahit na ikaw ay mayaman. Maraming mga celebrity mayayaman. Ngunit, hindi nila tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. Wala rin ang kanilang kayamanan. Wala rin ang kanilang angking kagandahan. Dahil ang tao ay lilipas sa mundong ito. Kaya kaibigan, habang ikaw ay mayroong lakas sa nasabi ni Solomon, alalahanin mo ang araw ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos sa iyong kalakasan. Huwag mong antayin na doon mo lamang tatanggapin ang Panginoong Hesus kung ikaw ay wala ng kalakasan, kung ikaw ay matanda na. Ngayon, habang malakas ka, tumawag ka sa Diyos, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong sariling na siya ang tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kaibigan,
habang mayroong pang nangangaral ng salita ng Diyos, habang mayroong pa ikaw naririnig ng salita ng Diyos at ikaw ay malakas pa, tanggapin mo ang Panginoong Hesus Kristo sa iyong buhay. Yan lamang kaibigan at maraming salamat sa iyong panonood. And I say, God bless you.